mga. Dito ka, pwede mo eh. Yak na yan, oh. Ayan, so yun. Pwede mo yan. O yung mga friends ni Kuya, punong po tayo dito sa harap. Tayo-tayo lang naman eh. High school friends, di ba? Ayan, tapos marami pa wala kasi papunta yung iba. Tsaka family and friends na naman talaga yung invite. So before anything else, let's open with a prayer. Dear Heavenly Father, thank you for this day that your gatherings as we celebrate PGI's 23rd birthday. I know that you will be with him in everything that he will be going through, and thank you for 23 years of his life. May this day be a blessing. May we not just enjoy, but hopefully be glorified in through his life, Father God. Thank you for everyone who came today. Thank you for these people who gave time, Father God, for you and for me. May QGI feel your love. May QGI feel the love of his family and friends. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So let's start again. Gusto mo sa lahat. Oh, nine families ang pagbigay ng greetings. Oh, Joseph. Joseph, greetings. Okay. Eh, John. Una sa lahat, salamat sa lahat na sama natin. And thank you sa lahat. Ikaw, sa John, thank you sa lahat na ginawa mo sa amin. And sa lahat ng bondings. And pagpapasaya mo sa buong family and friends. Wow, may pagtuloy mo lang ang will the Lord sa buhay mo, and ingat lagi, God bless. Basta yung lahat-lahat. Salamat. Yeah. We love you. Next naman is si Kuya Lance, Vincent ni Kuya Jemay. Ang birthday kayo dyan, hatred namin nung parin nung Sunday, but oh, hindi na naman. Thank you rin sa banding na binigay mo sa amin mo sa school na pagpupunta ka sa apartment. And then, tuloy mo yung pag-serve ko kay God as isang leader na ako. Ayan, si Kuya Ero naman tsaka si Ate Dean. Ero! Kuya, salamat sa lahat. Kung kailangan ka namin, nandiyan ka. Alam na. Ako na, God bless. Happy birthday and more blessings to you. Tapos si Will. Si Ate Tin, no? Tama Ate Tin. Minsan lang dumating sa buhay ko siya ng 23rd. Kasi hindi tayo nag-celebrate nung 21st niya. So hindi siya nag-debut. So sana bawi kami ni Kuya siya ngayon 23rd birthday. Happy birthday, Kuya. Thank you kasi every time na may mga plano ko like surprises para kay Aero, lagi kang backup sa akin. Tapos ikaw lagi yung ano, katulong ko. Tapos, ikaw rin yung pagtatanong ko pagka mausapang sapatos. Ayun, thank you, Kuya. Huwag kang kabago. We love you. May pinsan ba? Para tingnan yung ating pinsan, no? So, yung friends naman ni Rachel, classmates from high school. TFCA, di ba? TFCA friends. Kami lang yung mga kaibigan niya pumunta ata. Pero ayun, DJI, mabait na kaibigan niya. Simula elementary, mabait yan. Tama, hanggang ngayon, masayahin pa rin. So, huwag siya mapabago kasi sulit ang oras pagkasama siya. Yan, thank you. May magkakaibigan na kami ng page ko pa eh. Mabait ng tao. Hindi, ito. Mga kasama. Okay lang yun. Ito na yung kaibigan. J.I., happy birthday. Si J.I., sobrang bait talagang kaibigan. Pagka, tsaka sobrang talino niya sa school talaga. Pagka may assignment ako dati na hindi ko alam na ano, nagtatanong ako sa kanya kasi ang dami niyang alam talaga sa school. And,
sobrang bait na kaibigan talaga. Parang may problema yung kaibigan mo. Hindi niya iniiwanan talaga. As in, sobrang talaga. Bait yan! Jay, happy birthday. More birthdays to come. Si Nick, good luck. Ang best pati yun, pre. From the heart. Kuya Jan, happy birthday. Hindi, grade 1 pa lang kilala ko na si J.I. Kinala ko na nang pinagbago niya mula nung grade 1 hanggang ngayon. Tsaka ano, J.I. ano lang. Ganyan ka lang. Pagkasama si J.I. hindi kayo mababato. Masaya kasama si J.I. Ano, pre? Happy birthday, tsaka... Wala, ganyan. Okay, happy birthday. From high school hanggang college. First year, di ba? College. Masaya ka kasama. Tapos, pag may problema kami, binibigyan mo kami ng solusyon. Alam mo kung ano yun? Advice. Okay, wala nang example. Bali, high school friends sila doon, strong TFC, sila yung friends in her maternal age. It's been, ilang years yun, since like when? 5 years na tayo graduate? 4 years, 5 years. Ilang years na tayo graduate? 6 years. So 6 years na sila graduate. At, thank you guys for coming. At yung Dabula family naman po, family ni Ate Mari, ang kanyang yayadaw. So si Ate Mari, oy! Magandang gabi po sa lahat. Una po, binabati ko si Diana. Happy birthday. Mula po sa family namin. Inapabutin po ni Mama at ni Papa na happy birthday din po para kay Dian. At nagpapasalamat din po ako sa lahat ng pagmamahal niya, lalo-lalo na po sa anak ko. Every time po na may problema kami, nandiyan po si Jan. Lalo-lalo na po kay Mike. Thank you po. Thank you din po sa parents si Jan. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Kapatid po ko ni Mike. Happy birthday, Jan. Alam mo kung gano'ng ka-open lagi sa bahay. Thank you kasi lagi ka nandiyan. Hindi lang sa amin, para kay Mike. Yun lang. Maraming salamat. Thank you, John. Happy birthday. Magandang gabi. Happy birthday, John. Thank you sa lahat. Hindi lang sa pamilya namin, kasi sa anak ko. Happy birthday ulit. Ta syempre, si Ate Mai. Okay, Ate Mai. Ang special someone sa buhay. Happy birthday, sana hindi ka magbabago, tsaka pagpatuloy mo lang yung mga nagagawang mabuti, tsaka patuloy tayo kay Lord, walang atrasan, yan lang, God bless you, birthday. At kami, we love you! Sinabro pa kami. So we love you, kuya. Tapos si... From ano naman? Kuna ka ba? Okay, Jeff, family naman. Aliyah.
Si Ate Joanne. Nasa si Ate Joanne. Pilipinas ang ipotin ito.
napakaraming bansa pang pupunta ni Jai. Dahil muntan tayo kahit na hindi tayo lagi nakikita ngayon. Kasi dati po, araw-araw kami magkasama eh. Ilang years yun dyan? 2 years? 3 years? 2 years. O, 2.5 years po kami. Sabay kami liligo. Sabay kami kumakain. Inubuso niya ako ng pagkain. Kaya ngayon po, ang laki na lang ano niya. Pinayat niya. Kaya dyan yung masasabi ko sa'yo. Tanda mo, kapag tayo nag-umpisa, pag tao ko nag-umpisa, lagi minsan ang kumapalpak, minsan ang papahiya. Ngunit kapag doon sa nag-umpisa, tsaka sigurado di atatapos niya. Pero ito yung 1 verse 6, kung sino po siya sa ating buhay, kung anong umpisa niya, tatapusin na. Kahit anong mangyari, kahit anong maganap, maglilingkod tayo itong buong Carillo family magkatapos ng kalooban ng Diyos. Kaya, happy 23rd birthday, Daniel. Ayun dyan, happy, happy, blessed birthday. Ayun. Konting panahon lang naman tayo kasama, nakapag-bonding. Pero nakita ko yung kabutihan ng puso mo. At ayun, tapos nag-browse ako sa'yo. Pero nakita ko yung mga turo mo. Pagpatuloy mo yung pagtuturo mo, patuloy mo, magpatuloy ka sa paglakad mo sa Lord. At tunay nga na, wala kang ibang tatapusin kundi ang perfectong kalooban ng Lord. You will finish the race and you are forever blessed. And you will finish the will of the Father. Yun ang happy birthday. Ate, mahirin ako. Pero wala, pagkakataon mo na. Gumanti ka na sa akin na, sige na. Ay, wala. Ay, wala. Siya yung nag-joke, Eric. Wala akong kinalaman doon. In behalf of friends, saka sa mga youth sa Jesus Our Shield, and happy birthday. Kung paano si Apostle John doon ay nagtatapos na kalooban ng Diyos kasama na kayong mga youth doon, ay ganun din sa ministry ninyo. Kaya, totoo nga na ngayon yung panahon ng mga kabataan. Kaya, hindi man tayo magkasama sa isang church, pero lahat ng kabataan dito sa Pilipinas ay dadalhin natin sa ating Diyos na buhay. Kaya happy birthday, we'll finish the race. Ilamang. Kuya, happy birthday. It's been 23 years since you were born, and daw na blessing ka sa family. Kahit sa simula, akala namin, mabigat ka, pero akala lang namin yun. Pero ngayon, isa ka sa nagpapagaan ng mga kabigatan sa family. So, hindi totoo yun. At saka, tulad nga, siyempre, sino ba makaka-witness ng isa sa pinakapagbabago sa buhay ni Kuya, kundi yung kanyang pamilya. So yun, na-witness ko din lahat yun, yung pagbabago ni Kuya Jai from the black sheep na kumbaga to a white sheep. At Kuya, I hope and pray na tuloy-tuloy lang tayo kay Lord at saka no more turning back. Tsaka, alam ko na yung doon na mga nakita namin hindi maganda ay, ayun, mas makikita namin yung mga magaganda naman. Kumbaga, tapos na yun. The past is gone and the new has come. At, yun, thank you dahil good example sa amin ni Joseph. And, yun, nauna ka na sa Pupo Pastor. Tsaka si Joseph sunod. Hindi, tapos yun. Ayun, happy birthday. More blessings to come to you. And God bless you more. Happy birthday. Yan. Si Aaliyah pala naghandog, nag-prepare sila ng special number for you. Si Yami Dayan. From your Kuya Jay family. Kung saan nagsimula si Kuya Jay. So si Kuya Jack po ay bago po siya totally mainvolved sa church, nagsimula po siyang mag-drugs. And kaya nagtuturo niya siya. So,
Pakinggan po natin ang kanya. Praise and worship time. Siguro, ganun kasi panganay ko siya, malaki yung expectation. Panganay din siya sa lahat ng mga apo. Yan. So, siya yung ina-expect na ano, tapos matalino daw siya, which is oo, kasi sabi nga nung teacher niya sa akin noon, pag nag-PTC kami, sabi niya, alam niyo po, matalino po yung anak niyo eh. Kung hindi pa naman siya matalino, 100 items yung exam namin, 101 yung score niya. Yung ganun, lalo na rin sa math, 101 over 100. Sumusobra pa siya. So, yun yung mga patotoo. Kaya lang po, ganun. Yung lagi may kaya lang po. Pero akala ko lang, mga normal lang na ano yun ng anak mga kabataan. Maingay nga raw, madaldal, ganyan. Na
or bad sa paningin ng tao, lahat pala yun magagamit ng Lord. Yung pagiging maingay, yung pagiging madaldal, eh magagamit pala isang araw kasi magiging preacher pala siya, magiging tagapagturo pala siya, yung kanyang kadaldalan, kaingayan, at magiging leader sa kalokohan. Ngayon, binaliktad lahat ng Lord, di ba? Parang 180-degree turn sa buhay niya. Yung leadership niya noon sa kalokohan, ngayon nagagamit ng Lord leadership para sa mga kabataan. At nakita ko po yun na, yung sinabi niya sa akin na, meron pa siyang isang taon at kalahati para graduate ng computer engineering na kurso niya. So, sige, inano ko siya, talagang ako yung sumuporta ng pag-aaral niya. Tapos isang araw, kinartuhan niya ako, sabi niya, Mama, ayoko nang, hindi na ako mag-aaral. Para akong nabagsakan ng buong mundo, gano'n. Kasi syempre mataas yung expectations mo. Pero nung sinabi niya na, bakit hindi ka mag-aaral? Sabi ko, mag isang taon na lang at kalahati, tapusin mo na yan. Sabi niya, magpapastor na ako. Sabi niya, tapos eh, hindi ko naman magagamit yung pagiging inhinyero ko pag nagpastor ako eh. Sabi niya sa akin. So nung sinabi niya yun, parang yung buhay ko na salamin ko sa kanya. Kasi ganun din ako noon eh. Nag-aaral ako ng medisina nung tinawag ako ng Panginoon. At naging struggle ko rin yun, paano ako magpapaalam sa mga magulang ko na hindi na ako mag-aaral ng medisina kundi maglilingkod na ako sa Lord. Ganun, parang na-repeat yung pagkakataon sa buhay ko. Kaya, naging madali sa akin na tanggapin yun. Pero syempre, sa standards ng tao, hindi para sa kanila, bakit hindi nagtapos yung anak ko, ganyan. Pero hindi nila alam, ako masayang-masaya ako. Kasi at last, yung tawag ng Diyos sa buhay niya, ay ginampanan niya. So, sa paningin ng Diyos, it is the highest calling. It is the highest vocation, it is the highest profession. And that is to fulfill the will of God in his life. At nakita ko yun, pumupunta siya sa mga probinsya, nagkakandak ng mga youth seminars and conferences. At nakikita ko yung mga patutuo ng mga kabataan, na talagang yung mga videos ng kanyang mga pagtuturo, at sa kanyang pictures ng kanyang mga pagtuturo na yung mga kabataan talaga, naglulupasay, nag-iiyakan, nagsusuko ng buhay sa Panginoon. At nakita ko yun na yung palang buhay niya, kaya naging ganun, ay para maging patutuo sa maraming kabataan, maging hamon sa maraming kabataan, na may pag-asa, na huwag mong tingnan yung buhay mo na wala ng pag-asa, sapagkat ang Diyos na andyan para handa tayong baguhin at tulungan. At yun po yung nakita kong magandang bagay sa buhay po ni J.I. At alam po, kagaya nga sabi ni Apostol John kanina, na hindi lamang sa Pilipinas siya gagamitin sa mga maraming probinsya, kasi sa susunod na mga, sa Mindanao naman sila, na-invite sila doon na magkandang ng seminar din sa mga kabataan kasama si J.I. So, alam po na hindi lamang sa Pilipinas, at tama si Pastor John, si Apostol John, sa buong mundo. Amen? Nagagamitin ang buhay niya sa huling kapanahon ng mundo. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay niya. Kaya bilang nanay, ako ay nag-uumapo yung puso ko sa kagalakan sapagkat, yun nga, at the end of the day, the will of the Lord will prevail. At yun ang nangyari sa buhay ni J.I. Yung mga bagay na pinagdaanan namin kasi uuwi yan sa bahay. Tahimik, tapos ihiga sa sala. Tapos na hindi ko malamang kung ano pa ito, nag-aaral ito o hindi. Saan ba itong galing yung ganun? Pero lahat ng yun, winalana ng Lord. Kasi ngayon, kahit na wala siya sa piling ko, kasi may sarili na siyang tirahan, hindi, halos magkita na lang kami, tuwing linggo na lang, hindi na, iba na. So, dati, baby ko, kasi pangalay ko nga eh. Pero ngayon, may peace ako sa heart ko na kahit nasaan man siya, ang Lord ang nag-iingat sa kanya at ginagawa niya ang kalooban ng Lord sa buhay niya. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa buhay ni J.I. at patuloy na magamit siya ng Lord sa huling kapanahon ng ito para gampanan yung dakilang tawag ng Diyos sa buhay niya. Amen. So, J.I., happy birthday and I love you. At syempre, yung the other half
of Carillo couple ay si Apostol Ricky Carillo. Kaya, Papa, halingan na, ikaw naman. Si Papa naman to, babate. And short message daw. Okay, so Jan, happy birthday. Si Jan yung aming panganay na anak. Kaming magkakapatid, puro kami letter R eh. Rinaldo, Renato, Ricardo. Meron sa tatlo magkakapatid na yon. Hindi naman tayo pwedeng magsinungaling at hindi naman naikakaila. Ako naman talaga yung pinakagawa mo sa kanila. So, so dahil puro kami letter R, so dapat yung mga anak ko rin dapat letter R din. So nagulat ako dahil hindi letter R yung mga pangalan din ng tatlo. At ayun nga si Jan Immanuel. Tutawagin nga siya si Jan, si Jan-Jan, or si J.I. Marami siyang pangalan eh. Jan Immanuel, Jan, Jan-Jan, J.I. So mas nakita sa mga kapag-anakan, kung tawagin siya si Jan-Jan. Sa mga iba, kung tawagin siya si Jan. Pero sa marami, kung tawagin siya si J.I. Kaya ganun yun. Kaya yung Jan, Jan-Jan, J.I. isang tao lang yun. Yan. So, kaya nga, instead na R, no, dapat it begins with letter R, dapat yung pangalan niya, pati yung mga pangalan ng mga anak ko. Pero iba, siya, Jan Immanuel, yung pangalawa, si Jan Joshua, yung pangatlo, si Jan Joseph. Kung sino yung pinakamagandang lalaki sa tatlo, ako pa rin. Pero ako. Iba po silang tatlo, pero iba po pa rin ako sa kanila. So, kaya nga daw sumikat si Alden kasi medyo may hawig sa akin. Kung hindi na, hindi ko nakawig yun, wala, hindi sisikat yun. Ang pagkakaibahan lang daw namin, may dimple yun eh. At medyo mas maputi sa akin, mas matangkat siguro. Eh, medyo nakahawig ko raw, kaya sumikat tuloy. So, yun nga. So, nung pinanganak siya, nagulat nga ako si Jan Immanuel. Immanuel yung pinangalan sa kanya. It means, Jan, the hand of God is upon him, the gift of God. Ibig sabihin ng Jan. And Immanuel, we all know the meaning of Immanuel. Ibig sabihin ng Immanuel, God is with us. Ganoon. At yun nga, no, sa kanyang murang gulang, nakita ko talaga yung kanyang katalinuhan talaga. At very active siya sa ministry during his childhood days talaga. Nagtatambo rin ba yan? Kahit lalaki yun eh. Nagtatambo rin pa yan. But when he entered the Tabernacle of Faith Christian Academy, then nagkaroon ng pagkakaiba. Siguro nagkaroon siya ng culture shock siguro siya. Kasi ano siya eh, pangalan niya ay sa Panginoon, lumaki siya sa loob ng church, kasama niya nasa church. Tapos biglang napunta siya ng TFCA, nag-aaral siya mula sa Kinder 1, Kinder 2, ganoon. So pagdating niya ng TFCA, doon medyo nagkaroon ng mga pagbabago. Pero nung una, during his preparatory days, talagang lagi siyang nag-excel talaga. Ano talaga siya, persona talaga siya. Talagang hangang-hanga sa kanya lahat ng mga estudyante, hangang-hanga lahat ng mga teacher sa kanya. Kasi sabi nila, napakatalino ng batang ito. At until now, no, may mga iba pa siyang teacher sa TMCA na naroon. Yung iba naman, wala na, pero na-meet ko before. Talagang sabi nila sa akin, yan, sabi nila sa akin, alam mo, Pastor, ang pinakamatalino sa mga anak mo. Kasi lahat sila na dumaan eh, sa mga TMCA teachers. Eh. Ang pinakamatalino, sabi ko noon, sa anak mo, si J.I. Sabi ka naman, sige yun. So, at nakita ko naman talaga yung talino niya talaga kahit di talaga mag-aral. Yung talagang sabi niya, napakatalino. Yun nga, pagdating niya ng TFCA, siguro nga nagkaroon ng culture shock, na culture shock siya. Kasi iba na yung environment eh. Doon nagsimula yung masasabi nating struggle sa kanyang buhay. At yun yung mga panahon na laging pinapatawag yung magulang. Yeah, pinapatawag yung magulang at may problem. So actually, yung mama niya ay
bihira akong magpunta na ng KFC. Ako na palagi yung nagpupunta. Ganoon. Hanggang napunta rin siya ng Marikina Science sa high school. No? At ganoon din. Pagdating niya ng Marikina Science high school, lagi rin pinapatawag yung magulang. At ako laging kumaharap. Ganyan. Sipin mo, lingkod tayo ng news, nagpapastor tayo. Tapos eh, yung anak natin eh, laging kaso, may mga bagay-bagay na nagagawang hindi maganda. Pero siguro hindi naman talaga masamang-masama yun. Eh, kaya lang siguro ay sa tingin nila hindi okay yun. Kaya napapatawag ako. Kaya pumapasok siya hanggang nakarating siya ng nag-aaral siya ng UST. And then after that, nag-transfer sa iba pang school. Hindi ko nga alam eh kung talagang pumapasok siya o hindi eh. Hindi ko alam eh. Kasi umaalis na nga aga-aga pa eh, umuwi, gabi-gabi na eh. Sobrang pag-aaral na yata yun eh. OJT na yata, kasama na yata eh. So hindi ko talaga alam, no, medyo napakahirap talaga ng mga panahong yun kasi hindi mo alam kung talagang nag-aaral siya o hindi, kung sino yung mga kasama niya, hindi ko alam. At yun yung mga time na walang ginagawa, kundi prayer na lang ng prayer. At umaasa na sa darating na panahon ay magkakaroon siya ng realization. And not only that, umaasa sa Panginoon na bagamat din namin siya napabantayan, mabantayan siya ni Lord. Yeah. So hanggang dumating ang time, sige pa So dumating ang time, birthday ng mama niya. At bumati siya, nagulat ako. Nung bumati siya, marami siyang ni-reveal. At ang sabi niya, halos lahat ng bisyo naranasan ko. Sabi niya gano'n. So hindi naman natin nakita yun. Hindi naman niya pinapakita. At yun nga, inisa-isa niya yung mga nagawa niyang kasalanan, nagawa niyang pagkukulang, nagawa niyang pagkakamali. At meron siyang binanggit na verse na yun yung kanyang kinalakihan. Sabi sa Proverbs 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." So yun yung talagang in-instill na pinasok sa kanyang puso, sa kanyang isip ng kabataan pa niya. Na turuan siya ng daan ng Panginoon, bigyan siya ng magandang halimbawa ng daan ng Panginoon, ipakita sa kanya ang daan ng Panginoon. At natutuwa ako one time na nag-birthday yung mama niya, na nagbumati siya and he did testify. At ang sabi niya, halos lahat ng bisyo naranasan niya. Pero ang sabi niya ganoon, kapag ang magulang mo pala ay binigyan ka ng magandang halimbawa, kapag ang mga magulang mo pala ay binigyan ka ng magandang halimbawa, kapag tinuruan ka pala ng tamang aral, then time will come, babalik ka ron. Yan. Kikinig pa ho ba tayo? Sige na, time will come, babalik ka ron. So nagulat ako, so isipin ninyo ano yun, in front of many people, no, ni-reveal niya, sinabi niya lahat ng mga mali, mga kalokohan, hindi tama niyang ginagawa. Hindi tama niyang ginagawa. So, mga minamahal, mga gano'n. So, yun nga po. At nagulat ako, yun yung masabi natin, turn around sa kanyang buhay. Nagkaroon ng turn around sa kanyang buhay at actually, kahit naman siya nasa kalokohan, nag-serve naman siya kay Lord eh. Totoo. Kaya lang, tumutugtog siya, lasing. Opo, nagdadaram siya, lasing. O, mamulang-mula. O, ganoon. Hindi ko alam. Direkta kung saan siya galing eh. Wala pa at ang tulog. Nagdadaram siya. Ganoon. So, sa kabila ng, reserve naman talaga siya kay Lord. Reserve naman siya kay Lord talaga. Kaya lang, habang nagdadaram, mamulang-mula. Talaga. Ganun talaga yung kanyang ano. Na-serve siya, nag-serve siya ta. Naglilingkod naman kay Lord. No? At, pero isang araw sa kanyang buhay, nagkaroon nga ng turnaround. Kanya, nag-testify siya at sinabi nga niya na lahat ng mga halos, lahat ng misyong kasalanan naranasan niya. At yun, sinabi niya na pero ang lahat ng iyon ay tinilikuran, iniwasan niya.
At sa totoo lang, hindi lang naman yung mga classmates niya sa TFCA din, sa Marikina Science, o sa college, yung mga classmates niya sa college. Even his, cousins, kasama niya sa Kalokohan. Ngayon, sila Junjun, sila Rabi, magkakasama yan eh. Magkakabanding yan talaga sa mga Kalokohan, sa mga inuman. Ayan. Natutuwa naman ako magkakasama sila kasi may mga bonding sila. Pero ang nakakalungkot, iba yung bonding nila eh. Talagang mga nagpupuya, kung saan-saan umiikot, kung ano-ano yung mga tinitikman, mga ginagawa. Ayan, mga walang tulugan eh. Ano si Kutin, yung Pilipinas, hanggang pagpunta ng ibang bansa, sabi nga ni John, yun, dala nila yung Kalokohan. At ako hindi ko naman talaga alam yun. Mga sinasabi nila, nalalaman ko talaga. Ganoon. So, ako yung nagpapasalamat nga sa Panginoon, dumating nga yung time na sinabi ni Jan na nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang buhay. At yun ang nakakatawa. No? At sabi nga ng una, 1 John chapter 1 verse 9, the Bible says, if we confess our sins to Jesus, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. So, kinakailangan pala ng Diyos, hindi yung marami tayong kasalanan, hindi yung pinag-uusapan eh. Malaki yung ating kasalanan, hindi yun yung pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan kung gaano tayo karunin. Hindi pinag-uusapan kung nakomit natin yung mga sins na iyon simula pa nung kabataan natin. Hindi yun yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay handa tayong humingi ng tawad sa Diyos. Yun yung pinag-uusapan. If we confess our sins to Jesus, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. So, yun ang nais ng Panginoon. No, sabi nga ng Isaiah 1:18, come, let us reason together. Halika, magliwanagan tayo. Kahit na marumi ka sa iyong kasalanan, no? Kung makikipagliwanagan ka sa akin, hihingi ka ng tawad, handa ka magbagong buhay, patatawarin kita. Kaya para sa ating lahat, no, na nandito, maging sa mga kapatid nating nanonood at nakikinig sa YouTube, Facebook, sa internet, through social media, o sa ating programa sa radio, television, o through DVD player, nakarating ko saan-saan lugar, isa lang ang ipinapakita sa atin ng Diyos. Kahit gaano tayo karumi sa ating kasalanan, kahit gaano tayo kasama, no? Kahit gaano kalaki ang ating naging pagkukulang o kamalian, kapag handa tayong humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo ng Panginoon. Then, sige, gusto niyo palapakan sa Diyos. If we confess our sins to Jesus, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ang ganda, sabi ganun, all our unrighteousness. Lahat ng ating pagkukulang, lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating pagkakamali, ang lahat ng iyan ay buburahin ng Diyos. Ang galing ng Panginoon, no? Isipin mo, kapag automatic pala yung instant yun, no? Once ang humingi ka lang ng tawad sa Diyos, lahat ng nakaraan mo, nakalipas mo, buburahin ng Panginoon niya. Kaya nung si Carillo, no, ay sinabi sa kanya na siya ay isang sinner, no? Kasi isa siyang tax collector, eh. At ang sabi ni Carillo, Lord, sabi niya gano'n, no, ibabalik ko yung mga ninakaw ko. Sabi niya, at kung meron pang magsasabi sa akin na dinaya ko siya, apat na doble, ibabalik ko sa kanya. And this is true repentance. And true repentance is 180 degree turning away from sin. Not just feeling sorry, no? Hindi yun eh. Yung tayo ay feeling sorry, hindi yun. Ang kinakailangan natin, turning away 180 degree from sin. Yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Kaya si Levi, na dating tax collector, na pinangalan ng Mateo or Matthew, naging apostle. So makikita natin marami sa banal na kasulatan, mga masasama silang tao. Mga mali silang tao, hindi ayos, hindi maganda ang kanilang buhay. But you know, napakabuti at napakabait ng Panginoon. God is a God na punong-puno ng pag-ibig. He is full of love.
Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Not just an ordinary love, no, but an immeasurable love. Unfathomable love. No? Sabi nga nun, for God so loved the world, no, that He gave His one and only Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sa totoo lang, lahat naman tayo makasalanan, sabi ng Romans 3:23. For all have sinned, sabi ng Bible, and fall short in the glory of God. Romans 3:10, no one is doing good, sabi ng ganon. Our righteousness, Isaiah 64:6, the Bible says, no, is just like filthy rags in the eyes of God. Lahat daw ng ating ginagawang kabutihan, tingin ng Diyos, maraming basahan lang yan. Ganoon. Pero kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo ng Panginoon. Kaya ang daling pumasok ng langit eh. Hindi mo kailangan mag-member ng religion, magpa-doktrina, magpa-katisismo, o pumasok ka sa ano pa mga initiation rite, o ano pa mga ritual. Hindi yun eh. Napakadali pa lang mapatawad, napakadali pa lang pumasok ng langit. Ihingi ka lang ng tawad sa Diyos, patatawarin ka. You know, the blood of Christ is so powerful. Masyadong makapangyarihan ang dugo ng Diyos. Na kapag humingi tayo ng tawad sa Kanya, hindi niya lang tayo papatawarin. Lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kaligoan. Alam mo, ang tao nagpapatawad din. Pero yung tao hindi nakakalimot sa kasalanan ginawa natin. And sometimes, kapag nahalungkat yun, no, babalik ulit ang kasalanan natin ginawa. Pero iba ang Diyos. Pag ang Diyos ay nagpatawad, lahat ng ating kasalanan, lilimutin niya yan. Amen? Gusto niyo mapalakpakan si Lord? Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away and behold, things are becoming new. Kaya, kung tayo gumagawa ng kasalanan noon, ganat, uminom tayo ng Jack Daniel, Randuay, Gin Bulag, Red Horse, uminom tayo ng Marlboro, or Shabu, Cocaine, Drugs, etc., etc. Nagsugal tayo, nagbura tayo, ng babae, ng lalaki, naging bakla tayo, naging tongkoy tayo, o iba't ibang uri ng kasalanan na ating ginawa, isalita tayo ng bad words, etc. Sa sandali na humingi tayo ng tawad kay Lord, lahat ng ating kasalanan ito'y hindi lamang pinapatawad ng Lord, binubura ng Panginoon. Buburahin niya sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. He will wash away all our sins. Wala nang bakas. Kaya once na tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, lahat ng nakaraan, lahat ng nakalipas mo, limot na ng Panginoon. Sabi nga ng Micah, no, the last chapter of Micah, the last verses of Micah, the book of Micah in the Old Testament, ibinabaw lahat ng Diyos sa limot ang ating mga nagagawang pagkakasala. Dapat nating makilala ang Diyos eh. Dapat nating maunawaan ang Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng history, hindi lamang sa pamamagitan ng religion. One time, inaayos ko yung na-freeze na bank account ni Joseph, na dormant, kasi hindi pala nagalaw ng mahabang panahon. So, nakatanggap ng call coming from sa bamo niya, na-freeze, na dormant. So, binuntahan ko muna, inilag ko kung ano yung mga requirements. No? At habang ako'y nasa mall, kasi nasa loob ng mall yung kanyang bangko, I decided to watch General Luna. Yes. You know why? Alam niyo kung bakit? Kasi, nung ako'y nag-aaral kasi, hindi naman kasi ako talaga nag-aaral eh. Nasa inuman, nasa sugalan, nandun sa, hindi pa uso ninyo mga, kung ano-ano pang mga tugtugan, ang uso pa noon, jukebox. Maghuhulog ka ng benching mo yata.
Kakanta-kanta kami noon, mga ganun. Nasa bilyara, nagkakating klase. So, ibig sabihin, hindi naman talaga ako nag-aaral ng gusto. Kaya ngayon, gusto ko makinanas, hindi naman talaga sa General Luna, kasi hindi ko naman, hindi ko pinag-aralan yun noong unang panahon eh. Nakikinig pa ba tayo? Yan. So, nakilala ko siya. At nakita ko yung, kaya pala siya masyadong click na click ang tino, click na click siya eh, no? In fact, sinasuggest, nire-require mga professors, ng teachers, na panuuri ng mga estudyante yung General Luna. Yan. At nakita ko ron kung bakit gusto nilang panuorin yung General Luna. Because General Luna has a great love for this nation. Nakikinig pa ba tayo? Masyado niyang mahal yung bayan natin. He's willing to lay down his life. He's willing to die for this nation. Ganon katindi yung pagmamahal niya sa bayan. Yeah. At ako ay nakita ko siya. At yung mga ganung mga pangyayaring nagpupukaw sa akin yun eh. Na mas higit kong dapat mahalin ang ating bayan. Amen. Amen. Na mas higit kong mahalin ang sandaigdigan. Amen. Amen. At mas higit kong mahalin ang ating Diyos. Nakikinig pa rin ito. Yun. So ibig sabihin, no, may mga taong ganun eh. Na sa totoo lang, pinanood ko rin yung Andas Manipasyo, no? Alam niyo kung bakit? Kasi nung nag-aaral ako, who killed Jose Rizal? Sabi na, the Spaniards! Who killed Bonifacio? Hindi namin alam. Kaya kinig pa ba tayo? Hindi namin alam. So when I watch sa Andres Bonifacio, so nalaman ko who killed Andres Bonifacio. Nakikinig pa ba tayo? Pero alam niyo, nakita ko kay Andres Bonifacio, listen very carefully. Yung pagmamahal niya rin muli sa bayan. May tao pa ba? He's willing to lay down his life for this nation. Yeah. Manda niya ibigay, ibuwis yung buhay niya para sa bayan, para sa bansa. At gusto kong dalhin yun sa pag-espiritual. Kung handa nilang ibigay ang buhay nila para sa bayan, hamas for tayo ang hindi magbigay ng buhay para sa bayan. At hindi natin iligtas ang bayan at ang sandaigdigan. At dalhin ito kay Kristo. Gusto nyo palakpakan ng Panginoon. So ano pong ibig natin tukuyin dito? Balikan natin yung 2 Corinthians 5:17 na ang sino mang naa-Kristo isa ng bagong nilalang, wala na ang dati. Lumipas na at ang mga dumarating ay pawang bagay na. Pawang bagong bagay na. Napakasimple mga kapatid. Lahat tayo ay nagkasala, sabi ng Biblia. Pero sa sandaling humingi tayo ng tawad sa Diyos, babaguhin tayo ng Panginoon. At yun ang nakita ko sa akin, anak. At yun ang nakita ko sa maraming tao, yun din ang nakita ko sa sarili ko. Ang sinasabi ko sa inyo, kaya ako pinanood yung mga history na iyon, sapagkat hindi ako nag-aral na maayos na ako'y nag-aaral pa. Hindi ko po tinataas ang pangungo. Dapat pag 6 years old ka, hindi ka pwedeng mag-grade 1. Kasi wala namang preparatory noon eh. Walang preparatory level noon. Direkta ka na kagad sa elementary. I was just 6 years old. Napakabata ako pa. At nanliit ko pa. Pumasok ako ng eskwelahan. Hindi po kayo maniniwala. Hindi ako nag-aaral ha. Second honor ako. Hindi pa ako nag-aaral noon. Ay kaya lang, nasayang yung mga buhay na yun, yung mga panahong yun. Sapagat hindi ako nag-aaral na gusto, nagbulak-bulak. May na mga nag-aaral ba rito? Pagbutihin nyo ang pag-aaral ninyo. Sapagat maaaring masabi ninyo sa bandang huli, ihuli na ang lahat. Sapagat hindi nyo pinagbuti yung pag-aaral ninyo. Yan. So ano pong ibig kong tukuyin? Maraming buhay natin ang nasayang. Text natin. At maraming buhay natin ang masasayang pa kung hindi tayo magbabalik loob kay Kristo. At ang kinakailangan natin ay pag-amin lang, pag-amin. Lord, ito po yung mga kasalanan kong ginagawa.
ihingi lang tayo ng tawad kay Kristo bilang Lord God Savior ng ating buhay. At pag humingi tayo ng tawad kay Kristo, automatic, lahat ng ating mga kasalanan papawiin ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Lahat, pakisabi lahat. Kaya alam mo, nakakatuwa ang Panginoon. Sobrang nakakatuwa, sobrang nakaka-bless si Lord. Nang tinawag ako ng Panginoon para mangaral, ito ang sinabi sa akin ng Lord. Kahit saan ka magpunta, sabihin mong mabuti ako. Kahit saan ka magpunta, sabihin mong tapat ako. At ang sabi sa akin ng Lord, hikayatin mo ang lahat ng tao na maglingkod sa akin. Yan ang sinabi sa akin ng Panginoon. Ano po ibig sabihin napakabuti ng Panginoon? Number one, lahat ng ating mga kasalanan ginawa ng nakaraan, ginawa ng nakalipas, ang lahat ng ito ay handang patawarin ng ating Panginoon. Handang limutin ng ating Diyos. Nag-take tayo ng drugs, ng shabu, ng marijuana, hindi tayo nag-aaral ng maayos, sumuway tayo sa ating mga magulang, naging bakla, naging tomboy tayo, nagpapalit pa tayo ng sex. No, o naman yung ginawa natin, no? Eh, pero sa sandaling humingi tayo ng tawad sa Diyos, patatawarin na tayo. Lahat ng ating kasalanan linimutin ng ating Panginoon. Kaya nung nagkaroon ng turn around yung anak ko, tumang-tawa ako. Bakit? Sapagat ipinapakita sa atin ng Diyos, handa niyang limutin ang ating kasalanan, gaano man ito kalaki. Kaya nung nakita ko rin yung ipamangin ko si John, yung nagkaroon ng turnaround sa kanyang buhay, tumang-tawa din ako. Sapagat ipinapakita ng Panginoon na napakabuti ng Diyos, handa niyang limutin yung ating mga kasalanan. Nakikinig pa ba tayo? Lalong-lalo na nung nakita kong nag-turnaround, si Rabbi! Talagang nakita kong napakabuti ng Panginoon. Alam niyo kung hindi mabuti ang Diyos, ang dami ng kasalanan natin ginagawa. Alam mo, lahat tayo pupunta na lang yung piyano rin. Pero napakabuti ng Diyos, sa kapila ng makasalanan tayo, handa tayong patawarin ng Diyos. Ganun ang Panginoon. Handa niya tayong patawarin. Kaya nakita ko si Jan, si J.I., si Jan, nakita ko yung pagbabago niya. Nakita ko yung pagbabago ni Jojo. In fact, ako yung nagsasabi sa mga sa kapatid ko eh. Kuya, kahit saan ka makarating o kahit na anong klase ng paglilingkod, inuuna ang mga sarapi ko si panganay eh. Ilagay mo yan. Sabi ko. I-position mo talaga. Kaya nung nakita ko si Junior, nagturo na ng good campaign, mansaya-saya ko. Pero sabi sa akin ng Panginoon, ipapag-pray mo siya. Pagkatapos mo siyang pag-pray, tuloy-tuloy na siya, sasabog na siya. At nung nagkaroon nga ng surprise party, pinkinonfirm ng Panginoon. Kaya kinakakilanta ko yung pinakapaboritong kanta ni Nanay Cora. Maglilingkod ako. Maglilingkod. So ano pang ibig kong tukuyin? Binago ng Diyos si J.I. So handa rin tayong baguhin at patawarin ng ating Panginoon. Kaya ang pinakamaganda sa lahat na nagaganap sa buhay ng isang tao ay yung pinatawad ng Diyos. Pinatawad ng Diyos. Kaya kung yung mga nakikinig nanonood doon, hindi pa natin nararanasan yung pagpapatawad ng Diyos, kailangan maranasan na natin yun. Kasi baka maaaring bukas ay huli na ang lahat. Sapagat hindi natin kailangan kung anong magaganap sa atin sa araw ng bukas. At sa mga signs no, na nakikita natin ngayon sa mundong ito, very obvious, no? Masyadong very evident. Kitang-kita na talaga. But the end of the world is getting nearer and nearer. Yung mga nakikita nating signs na iyan ay mga nakatala sa banal na kasulatan. Kaya, sabi nga sa unang Juan, 1:8, kung hihingi ka ng tawad sa Diyos, handa ka niyang patawarin. Handa niyang limutin ang lahat ng kanyang kalikuan. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, nagulat ka ako eh. Nung biglang nakita mong si Jan na inangaral, grabe.
talagang masyadong manghang-mangha ang napakaraming tao. Talagang grabing kapangyarihan ng Diyos, grabing lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga nung mga nakadalo ang gawain nasa taas. Tapos yung mga nasa baba inaabot pa rin ang anointing. Grabe. Nasa baba na sila, inaabot pa rin ang anointing. Parang naalala ko ng mga panahon ni Catherine Kuhlman at ang mga iba pang lingkod ng Diyos. Sarado na ang auditorium. Nasa labas na lang sila, inaabot pa sila ng anointing. Grabe. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi niya lang ibabalik yung anointing na iyon, lalampasan pa natin. So let me give you this word dyan at maging sa ating lahat. Greater glory is coming. Yung nararanasan natin ngayon, yung kinalalagyan natin ngayon, yung binibestuhan natin ngayon, yung nilalakarang ginagawa natin ngayon, let me give you this word, much, much greater are coming. Malakpakan natin si Lord. Sobrang mas panglipan. Ang hinihingi lang sa atin ng Panginoon, alam din niyo, huwag muna kayong magkwentuhan yan. Saglit lang. Saglit lang ito. Yung pagkakagamit sa atin ng Panginoon sa mga panahon ito. Sa ayaw sa gusto ng mga ninuno natin, mga nauna sa atin, mga magulang natin, lalagpasan natin sila at tatalunin natin sila. At dapat silang huwag humarang o dapat silang magpasalamat because we are the their successors. Amen. Malapangan natin sila. And in fact, they should prepare our ways. I-prevent nila yung ating mga daraanan. Kaya gusto ko sabihin sa lahat, greater glory, mas greater glory are coming. No eye has seen, no ear has heard the beauty the Lord has installed for us. Kaya, una, dyan, happy birthday, number two, ang Diyos ay nagpapatawad, pinatawad siya ng Lord, ngayon ginagamit siya ng Panginoon. So, at ang nais din ng Lord, lahat din tayo mapatawad, babago ang buhay. At ang nais din ng Diyos, magamit din tayo ng Panginoon. At gusto kong sabihin sa lahat, masigit bang pagkakagamit ng Diyos ang gagawin sa atin ng Panginoon. At naalala ko nga, nung nag-conference nga siya, ulitin ko ulit, nasa taas yung gawain. At nagulat ako, pati yung mga nasa baba, daman-daman nila yung napakalakas ang pangyarihan ng Panginoon. Sila mismo ang nagtitestify. Eh, paano nangyari yun? Ang gawain nasa taas, tapos nasa baba yung mga tao eh, pero inabot pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang pinapakita ng Lord sa atin dito? And this message is not only for them, but for each one of us. If we are willing to give our lives to Jesus, if we are willing to lay down everything, no, upon the altar, you know, babaguhin tayo ng Diyos. May dakilang bagay na gagawin sa ating Panginoon. Amen. Mamamangha ang maraming tao sa atin at ako mismo, kaya tayo mismo ay mamamangha. In fact, may anointing as an apostle is like Barnabas. Preparing the boats, encouraging the boats, the Paulo. Training and discipling the Paulo. Producing God's generals. Nakikinig pa po ba tayo? At kitang-kita tayo ng marami. Sa totoo lang, maraming mga lingkod ng Diyos bago sila naglitawan, dumaan sila sa akin. At yun ang aking legacy. Gaano man sila kalaki, kataas, kapangyarihan, gaano man katindi ang tawag nila, dumaan sila sa akin. Like Jethro. Kung paano si Moses bago nakarilis, dumaan siya kay Jethro. Kung paano si Abraham bago nakarilis, dumaan siya kay Melchizedek. Yun din ang magkakagamit sa akin ng Panginoon, dumadaan sila sa akin. Amin po ba? Upang i-release sila sa kanilang pagkakatawa. So, hindi na po ako magwawakas. Bago kong siguro ipag-pray si Jan, yung ulang tayo sa lahat at pumikit pwede. Hindi ko tayong lahat at pumikit. Huwag mo na kausapin, kaliwat kanan, likod at harapan. Huwag muna.
kapag tayong lahat ay nakayok at nakapikit. Kung si Jan, si Janjan, si J.I. ay naranasan niya ang pagpapatawad ng Diyos. At ang maraming tao ay naranasan nila ang pagpapatawad ng Diyos. Ganito rin tayo, mararanasan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Lilimutin ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan at babaguhin tayo ng Panginoon. Gagawa ang Diyos sa mga dakila at mabubuting bagay sa ating mga buhay. People will amaze. They will be surprised. Tayo mismo ay mangamangha tayo. At sinasabi ko nga sa inyo, I see in my spirit the greater move of the Holy Spirit. At magpasalamat tayo sa Panginoon. This is our days. And this is your day. Sa kanyang takinang karangalan.
Kaya habang tayong lahat ay nakayok at nakabikit, taas lamang po natin yung ating kanakamay patungo ng langit. Huwag na po natin tingnan kaliwat, kanan, likod at harapan. Nakaturo ang ating kanakamay patungo ng langit sapagkat iyan ang trono ng Panginoon, ang luglugan ng Diyos. At bilang pag-alang sa Kanya, nakataas ang ating kanakamay patungo ng langit. At lubusin na po natin ang pag-alang, tayo po ay tumayo. Pag-uho mo natin kung usapin ko ng magkanan din ulat harapan, lubusin na po natin ang pag-alang. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, nakataas ang kanakamay patungo ng langit, sundan mo itong panalangin ito, gawin mo itong galing sa kaibunturan ng iyong puso. At sabihin mo ito, Panginoong Diyos, inaamin ko po, ako'y nagkasala. Hindi ko itinatanggi, hindi ko itinatago. Naging makasalanan ako. Nagkamali, naging marumi sa iyong harapan. Pero sa oras pang ito, nagsisisi ako sa lahat ng nagawa mong pagkakasala mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Ginawa ko sa isip, salita, at sa gawa. Ginawa ko ng lihim o hayagman. Ang lahat ng ito'y itinatakwil ko na. At ako'y humihingi na ng tawad sa iyo. Bukas na yun ang aking puso. Iniimbitahan kita, Jesus, pumasok ka para maging personal kong Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Linisin mo po ako ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At mula sa oras na ito, ang buhay ko'y gamitin mo para sa iyong karangalan. Ako na lamang po ang mananalangin. Sa oras na ito, meron akong mga nakikita na may problems pinapagaling ng Diyos. Maaaring nandito ka, nakikinig ko, nanonood ka, ay problems pinapagaling ng Panginoon. Ni problems pinapagaling ng Panginoon. And kidney problems pinapagaling ng Panginoon. At meron ako nakikita rito na may problema sa kanyang buhok, sa kanyang ulo, pinapagaling din naman ng Panginoon. Iba't ibang problema, iba't ibang magsubok laban ng buhay, iba't ibang sakit at karamdaman, narito tayo, nakikinig at nanonood. Pinapagaling tayo ng Diyos at ginagawan tayo ng dakilang himala. Ano man ang problema sa pag-aasawa, sa buhay may asawa, sa relasyon, ano man ang problema sa pag-aaral, trabaho, negosyo, pag-aabroad o pamamuhay sa abroad, ang lahat ng ito ay pinapawid lahat ng Panginoon. Sa oras na ito, tanggapin natin ang kagalingan. Tanggapin natin ang himala. Tanggapin natin ang awa at habag ng ating Panginoon. At tanggapin natin ang kapangyarihan ng Panginoon na maghahatid sa atin sa pagpupulpin ng ating high calling and perfect destiny in Christ. Kaya natawagan natin si Jan, si Janjan, si J.I. sa oras na ito. Ipanalangin ho natin siya. Yes, Lord. Extend natin ang ating kamay sa Kanya. And Father, we are praying for this man. His name is John, the hand of the Lord is upon him. He is a gift from the Lord. His name is Immanuel. It means you are with him. You have called this man. You have brought this man in this earth for a divine purpose. And you will use him, Lord, more mightily, more effectively in this final hour. And as he celebrate this day, para sa kanyang 23rd birthday, Panginoon, wala po kaming higit na mahihiling sa kanya ang kanyang physical na kalusugan. At higit sa lahat, Panginoon, patalunuhin mo pa siya para sa gawain mo, Panginoon Jesus Cristo. At i-increase mo pa ang kanyang pagkakatawa at gamitin mo siya higit pa ho sa kanyang inaasahan. Mamaaling ka mag-promise ay ikaw muna sa kanya saglit. Sige, ibigay yung mikropano sa kanya. Sige, bilisan natin. Amen. Kura na ba, shanda na ba, shikira na ba, sanda na ba, kanda na ba, sanda.
I, the Lord, your God, will be with you. I will be with you, saith the Lord. I will increase my anointing upon your life. I will continue to use you. You will open your mouth, and they shall be saved, saith the Lord. You will lay your hands upon the sick, and they shall recover, saith God. You will do wonders and miracles in my name, saith the Lord. I will send you to the far-flung places. I will send you to the ends of the earth, for I have called you. Even when you were in the womb of your mother, I have called you, saith the Lord. And do not look upon your weaknesses, saith the Lord, for I am your strength. I am your God, saith God. And the Lord is saying unto you, I will continue to open doors. I will continue to open churches. I will continue to open places, saith God. And you shall step upon these places, and they shall be revived, saith the Lord. And the fire of the Lord shall be upon your mouth, and the fire of the Lord shall be upon your hands. And my glory shall encapsulate you, and my glory shall clothe you, saith the Lord. For you shall be my son, you shall be my ambassador. I will send you, saith God, to the ends of the earth, to proclaim my glory, to proclaim my kingdom, saith the Lord your God. Hindi na natin, John, pag-pray mo si John. Sige. Kung ano yung gusto mo ipag-pray sa kanya, kung ano yung nasa puso mo, ano yung pangarap mo para sa kanya. Come, do it. Yes. So, paano kayo nagkasama noong nakaraan sa hindi maganda? So, ano ngayon ang magandang panalangin mo, pangarap mo sa kanya? Say it. In the power of the Holy Ghost, by the blood of Jesus, I speak to every demons and devils in hell and every principals of the air. Dumating na, nandito na, oras mo na, panahon mo na, now is your time, now is your season. Tapos na ang mga panahon ng maraming lingkod niya. Tapos na ang panahon ng Spitty Wigglesworth, ni Jolly, nila Finney, tapos na ang panahon nila Evan Roberts, nila William Branham, tapos na ang panahon nila Catherine Pullman, panahon mo na ito. You will raise the glory of God around the Philippine Islands, Simula, Luzon, Visayas, Mindanao. Every sickness you touch will be healed, every dead will be raised, every eyes will be opened. And nothing can stop you from your calling, man of God. You will go forth with the light of God, and the glory of God surrounds you 1,000 times like never before. And it will be your shield, your very great reward. He will go before you. He will cleanse your way. And nothing can harm you. And those who oppose you will receive the judgment and the wrath of God. And those who bless you will be blessed 1,000 times. Remember this, man of God. Kahit anong gawin natin, kahit sino tayo, kahit anong mangyari, pag-aari niya tayo. Pag-aari tayo ng Diyos. At walang makakasupil, walang makakapigil sa atin. Remember this. Kung sinong tinawag ng Diyos, ay tinawag niya pangarap buhay. At tayo'y walang retirement. Tayo magkatapos ng kalooban ng Diyos, we will be raptured alive in great health, in great wealth, in great power, in greater glory. So go on, fulfill your destiny. Andito kami, andito si papa mo, si mama mo, andito ay mga pinsa mo, mga joy mo, mga tiyahin mo, together ang buong Carillo family. We will do it as a great family, a bloodline that will serve and do great and mighty things in this end time. In the mighty name of Jesus. It is done, Lord. It is finished. Amen and amen. Yes, Lord. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, let it flow. Let it flow. Kumarabasiri riyanti. Lumu riyanti. Riyanti. Roko. Misike. Shika nga siya. For no eye has seen, no ear has heard, the glory of the Lord will be revealed upon your life. Speak my word and they will be saved, says God. Heal them and they will be saved. Or they will be healed. Cast out the devil and the devil
and as demons will blink. Oh, thank you, Father God. Yes, Jesus. Hindi lamang po ito para ganyan, para sa ating lahat dito. Taas po natin ating dalawang kamay patungan ng lahat kalangitan. Para I let loose your anointing sa bawat ng mga nakikinig at tanong sa lahat ng narito. Use them, Lord, more mightily, effectively in this final hour. So, Father, for your own glory alone, let it blow. No eye has seen, no ear has heard. No eye has seen, no ear has heard. The beauty the Lord has prepared for those who wait on Him, who hear His voice. Yes, Lord. Salamat sa mga nagmamahal, KJI. Nananalangin, nag-aayuno. Salamat sa kanyang mga kaibigan, mga kapag-anakan. At kaming lahat ay sama-sama maglilingkod sa iyo. At kami ay sama-sama tatapusin ang iyong kalooban. Kami ay sama-sama gagawa ng dakilan mga mabubuting bagay para sa iyong dakilang panganak. At ito ang panahon namin, Panginoon. Panahong hindi namin inaasahan. Pero nandito kami sa panahong ito. So that the nations of the world will marvel because of your anointing. Jesus, Jesus, take me in your arms and make me what you want me to be. Jesus, help me understand Matalahin po namin yung mga pagkakataong ito and I must be obedient to the Holy Ghost. E siya nun, diga, lapit ka. Lapit ka. Minsan tinatanong mo ako, dito may prophecy ka sa akin, di ba? Sabi mo sa akin. And this is the time for you to fulfill your calling, says God. This is your time. And the Lord is saying unto you, don't waste time anymore, my son. Fulfill now your high calling and perfect destiny in Christ. Ano ang sagot mo? Sa Vatican, nire-release po namin ang isang paglingkod ng Diyos. That will shake the Philippine Islands and will shake the nations of the world. And your name will be glorified and your name will be great upon this land. So, Father, to your own glory alone, let it go. Oh, Jesus, take me in your arms and make me whole. What you want me to be. Jesus, help me understand your purpose and what you can do to me. Fulfilling my destiny in me. Jesus. Oh, Jesus, take me in your hands and make me whole. What you want me to be. Jesus, help me understand my purpose and what you can do to me. Ano ba naman pala nabitin ka eh? At gusto mo naman talagang lumapit eh. Pero gusto ko sabihin sa iba ang pagkakagabit.
ni John Jay, di ba ang pagkakagamit mo? At mas marami kang pasasabugin. At mas maraming makakilala kay Kristo. At mas marami ang gagaling. Mas marami ang luluha. Mas marami ang tutumba. Mas maraming diablo at mga demonyo sa impyerno ang mawawasan. Mas maraming tumba ang magbabalik loob sa Diyos. And many will be revived. You are not just a great man in this final hour. You are not just a chosen kid, a chosen man in this final hour. You are a great, great man of God. And you are a great, great chosen of God. So Father, for your own glory alone, confirm it by your Spirit. So Father, from the crown of his head to the sole of his feet, let your Spirit flow, I pray. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, Kundala Marimianda Ravachanda. Oh Jesus, take me in yours and make me whole. Kuna makamu ramasir mianda. And as I release you as a great, great man of God in this final hour, I release you as a great, great chosen kid, chosen great man of God in this final hour. As Melchizedek in this final hour, as Jekyll in this final hour, so I release you in your calling, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. And devil, I am talking to you. That's not my anointed, and do my prophets, Lord. Get away from him! And he will finish the will of the Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Actually, nagkaroon siya
celebration last Sunday. So, in-extend natin na yung celebration ito para sa mga kaibigan, mga kapag-anakan na nakaraan sa church. Hindi niya, actually, hindi niya ito alam eh. Hindi niya ito alam. Hindi niya alam na meron celebration ngayon. Kaya na lang, Brian, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nagbigay ng oras, panahon na pumunta rito ngayon. Wala sa mga kapag-anakan, sa Carillo family, sa mga Carillo, sa mga Rasco, kanila Tito na, kanila Tita Doris, sa mga pinsan. Salamat sa Dakula family. Maraming salamat po sa pagpunta nito. Sa mga high school friends, sa susi. Salamat sa pagbigay ng oras. Salamat. Tsaka nila Brian, kanila Sharon, mga pizza ko. Yan. Salamat kanina po. Sa ano pala ako, sa lahat ng bumubuo na, ay sa lahat ng bumuo nito, ay Rich! Kanya ko pala. Salamat sa pagpunta. Sa lahat ng isip nito, nag-effort na buuin tong event na to, tong occasion na to. Maraming salamat. Tapos sa puso po ako nagpapasalamat sa inyo. May God continually bless all those who did this. Sana pagpalain pa kayo. Nabil lang yun lang ang message ko. Maraming salamat po sa inyo lang. Ibigyan po namin ng chance yung mga kamag-anakan at mga kaibigan po na ngayon lang kararating lang. Amen? Isang beses lang po ito na mag-celebrate ang lingkod ng Panginoon, ang kanyang karawan. Kaya nais po niyang malaman kung ano po yung inyong wish at anong gusto niyong pagbati sa kanyang buhay. Unahin ko na po muna si Tito na ang kanyang pong Tito. Ayan ko. Para po bumati kay Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat. Kaya sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pagbibita sa amin. Kay Pastor Gan, sana, Gan, happy birthday. Wish ko sa'yo, ipagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Kagaya ng paglilingkod ng iyong mama na si Pastor. At hiling ko ay, kung hindi mo man siya matumbasan o mapantayan, eh, naway malampasan ko siya. Yun lang po. Maraming salamat sa akin. Happy birthday, John! Praise the Lord! At tawagin ko rin po ang kanyang minamahal na tita sa buhay po ni Ate Doris. Tita Doris po, para po bumati kay Pastor John. Hello, good evening po. Happy birthday, John! Aking pastor na pamangkin. Happy birthday ulit. At sana, ipagpatuloy mo, anak, kung ano yung nabuksan ng Lord para sa'yo. At thank you ulit. At nagtipon-tipon ulit kami dito. Nandito na naman kami, masaya. Dahil sa birthday mo. So, happy birthday! Yan, mukhang kanyang magagandang anak.
si Ate Debian, tsaka po si Ate Mayang. Ayan, bati kayo kay Kuya Jan nyo. Ayun, happy birthday, Kuya Jan. Ano, 23 years old ka na. So, pagpatuloy ko yung pagtabang. Ano, I love you, Yuta. Sana, ikip mo lang yung destiny na binibigay sa'yo ni Carol. Sabi niya ni. Happy birthday, Kuya. I love you. Po yung iba pa po niyang pinsan sa banda. Unahin ko na po yung banda sa likod. Sa boy po ni Kuya Adrian, tsaka ni Ate Jamina. Bati kayo kay Kuya Jan. Happy birthday, Kuya Jan. I love you, Kuya. Tapos, pwede mo lang na mag-chat ka pag inawa tayo lagi. Yeah, love you. Happy birthday, Kuya. Thank you po kasi na-invite po kami. And, yung prophecy sa'yo, Kuya, ano, hindi lang po sana ibang tao, pati po kami matouch sa mga blessings po sa'yo. Yun lang. Happy birthday and love you. Happy birthday. Si Kuya Shannon. Para po bumati kay Kuya Jan. Jan, happy birthday. Pagpatuloy mo yung pagkalitan ko sa door. Yan, at meron pa po siyang dumating na ka-classmate, high school. Yan si Kuya Alex po. Pagtipagpati lang po kay Kuya Jan. Jan, thank you for inviting us and nung grade school mo na eh, nung ano pa lang, nung bata pa na kami, nag-asa kami. So hanggang ngayong high school, so, and so God bless and happy birthday. Praise the Lord. Tawagin ko naman po si Apostle Rafi para ko bumante po. Jan, happy birthday. Mensahe ko. Siguro, naalala ko siguro nung sa panahon na nasing tayo sa glory na doon, nasing tayo sa Red Bull, Fest, High Stick, yun. Nag-uusap tayo na ang love mo, hindi tayo tatagal na ganito eh. Alam mo yun, hindi tayo tatagal na laging nasing na laging ito sa mundo ba? Na darating ang panahon na tatawagin tayo ng Lord at bibigyan natin buhay natin sa Kanya. Alam mo, ito na yung panahon na yun. Kita ako na. Ganyan, happy birthday. Alam ko, kita kikita ng finals. Kadalas na sinasabi, kikita tayo ng finals. Pero pipisan natin, tatapusin natin ang kalooban ng Lord. Gahuli, kasama tayo. Kaya, happy birthday dyan. Mahal kita, alam mo yun. Yun lang. Happy birthday. Jan, happy birthday. God bless you. Meron kami kapitbahay, nagbo-basketball siya. Ako sabi niya, Michael Jordan! Michael Jordan! Sabi niya, ano? Tapos nagsishoot siya ng basketball. Sabi ni Inje, sa anong kapitbahay namin? Tapos sabi ni Inje, siyempre, Michael Jordan ang sabi niya. Eh, gusto rin niya makikita doon sa kapitbahay namin, sabi niya, Jordan River! Jordan River! Akala niya, si Michael, yung Michael Jordan, wala siya alam eh, hindi kilala si Michael Jordan eh. Sabi niya, Jordan River, kasi alam niya lang si Jordan River sa Bible school or Sunday school niya na pag-aralan, doon binautis mo at si Jesus Christ. Kaya, bata pa lang talaga si Jan, talagang ano na, destined na siya para sa Panginoon. Yun, gusto ko lang po i-share yung trivia na yun. Okay, sige po, enjoy po yung food and meal. Let's play this trivia game. Kasi, kahit ako, kahit kuya ko si, ayun, kahit kapatid ko si Kuya Jai, marami din ako hindi ako sana. Kaya kuya, hindi ka dito. Kuya. Although walang prize ko, try lang natin. Kasi, tinanali ko ba natin kakilala si Kuya Jai. So first question, anong favorite color ni Kuya Jai? Kahit ako hindi ko alam na. Siya na makakasabi.
Pink? Ano, pink? Ano ba talaga favorite color? Pink. Ay, we? Okay, first pa. Pink po ang favorite color ni Kuya. Second question, ano favorite food mo? Lahat. Pero siyempre, ito ba ito po? Kuya, favorite food? Ito ba? Favorite song? Favorite song? Wala din! Wala siyang pangalan siya sa sumuhay. Ano pa ba? Mysterious ka pa rin forever. Si Ate RJ! Ate RJ! Kasama ni Kuya dyan, simula pagkabata sa KOJ. Ate RJ! Hello! Good evening po! Late from Luzon. Kasi sabi nila 8 PM daw. So, ayun, si Jan. Si Jan yung partner ko. Ako si Fiona. Siya si Shrek. Ano pa ba? Wala, marami kami nalukha ni Jan nung bata pa siya. Pero ngayon malaki na siya. Ako na yung inaari niya. Ako na yung ginagalit niya patungo dun sa ano. Sa way na tamang daan, sabi nila. Yun lang po. Naiiyak ako. Ayan, thank you, Ate. Si Ate Ta naman daw. Sorry, birthday. Na-miss you for that. Happy birthday, Ninong J.I. Pastor J.I. Happy birthday, Ninong ng lahat ng tutanes. Happy birthday po. God bless and huwag kang magbabago. Laging approachable. Ayan. Tapos, sige, mag-impa para sa progress kay Lord. Ayan. Happy, happy birthday. Thank you. Ayan. Diyan din daw si Ira. Ira. Happy birthday, Kuya J.I. Sige po, tuloy-tuloy lang po ang pagkain natin. Happy birthday, Apostol John Immanuel. Alam po na marami ka pang aabuti na makalulong kabataan. Kaya magpatuloy ka. Happy birthday. Sunod ko po si Pastor Christy Marapito para po bumati kay Pastor Jehan. Jan, malaki ka na. So, happy birthday sa'yo at ang pagtawag ng Panginoon ay simula sa mama at papa. So, nasa dugo, buong pamilya tinatawag ng Lord. Nawa, mapaglingkura natin siya ng the best. At ito na yung umpisa. God bless you more at good health para sa'yo. Patuloy na malakas na pagsama ng Lord para sa'yo. God bless you again. Happy birthday. Praise the Lord. Sinod ko po si Pastor Atanet para po bumati kay Pastor Jehan. Para po sa manong kay Pastor Jehan. At apostol. At tagapanguna ng kabataan. Nawa mapulpil niya ang kawin niya sa Panginoon at patuloy na lumayan sa presensya ng Diyos. Masundan niya ang yakap ng kanyang ama. Happy birthday! More blessing to come! Sunod ko po, tawagin si Dr. Rowena. Andiyan po ba siya? Ayun. Para po bumate sa likod ng Panginoon. Hello, Pastor Jan. happy birthday. Sana lahat ng desires ng puso mo matupad and more blessings to you.
Kaya nagre-request po yung birthday celebrant kay Ninang Bong daw po para po bumante sa kanyang kinaanak. Ayan, galing po sa matagal na hindi nakita kanyang kinaanak. Kaya babati ito. Happy birthday, all, may all your dreams come true and be as effective as your father. Happy birthday. Sunod ko pong tawagin si Pastor Eric. Ayan po. Para po bumante sa lingkod ng Panginoon. Isa po siya sa bata pa po ang lingkod ng Panginoon. Isa na po si Kuya Eric sa mga sumusubaybay na. Jan, happy birthday. Simula bata ka pa, tunay na tinawag ka ng Lord. Kaya ang ministry na sinimulan mo noon ang ganyan, ito ay tuloy-tuloy. At patuloy na ang Lord na gagawin sa'yo at magtatagumpay ka. Happy birthday, Jan. Ayan, tawagin ko rin po yung dating kasamaan po ni Pastor J.I. sa mga youth. Si Ate Cesares Cares, ayan. Sige po. Bati po sa kay Kuya Jan, kay Pastor Jan. Si, happy birthday sa'yo. Nais mo ba ako? Kasi pinatawag mo ako talaga dito eh. Happy birthday, sana magpatuloy ka pa. Yan. Okay, tawagin ko po si Ate Dedel para po pumate kay Pastor Jan. Hindi, nakaiiyak. Kasi dalaga na ako. Dati bata pa. Happy birthday, J.I. 23 ka na, di ba? Ano yung masasabi ko? Yung parin na yung lagi kong gusto sabihin sa'yo eh. Na, sana, yun lang, sana for every time magkaibigan. Tsaka sana mabalik na. Yung lagi kong sinasabi sa'yo, sana mabalik mo. Lahat ng batch natin, sana maibalik natin, tapos magsama-sama ulit tayo dito sa church. Lahat sila, lahat, di ko magkat, basta lahat, alam naman kung sino-sino nawala, kung sino-sino hindi natin nakikita. Sana namimiss ko ng kayo, yung batik natin. Sana paulit yung pagpunta-punta natin sa Tubao. Stop, nakakamiss. Sana may chance pa na dumating sa ating lahat. Love ko kayong lahat, kayong mga kaibigan ko. Happy birthday! Ako, umiyak! Hindi daw siya umiyak. Amen. At isunod ko pa si Ate Jenny. Ayan, para po bumate kay Pastor Jenny. J.I., happy birthday. At pagpatuloy mo na yung pagbabago mo. At sana, hindi na bago yung ugali mo kay Boy. At lagi kami pinapatawa. Yun lang, happy birthday. Sunod po si Ate Alia para po bumati kay Pasko dyan. Kuya Jer, happy birthday. Sunod ko pong tatawagin yung kanya pong poging pinsan. Ayan po, sa buhay po ni Kuya Lance. Ayan po, para po bumate kay Pastor Jan. Happy birthday, Kuya Jan. Nagpatuloy mo lang yung pagiging leader ng mga sarili. Tapos, yung mga happy birthday. Amen. At tawagin ko po si Ate Ibon para po bumati kay Pastor Jan. Happy birthday, Jan. Thank you sa pagtulong mo sa akin palagi sa pag-ready. At saka, may utang ako sa'yo. Wala lang. Hindi ko lang ano kayo. Salamat talaga. Blessing ka talaga. Kahit kanino. Thank you. More blessing and sana tumaas, alam ko tataas at tataas ang ilang paglilingkod sa Diyos. Happy birthday. Sunod po si Ate Elma para po bumati kay Pastor John. Happy birthday, more blessing and more anointing. Gamitin ka pa ng higil pa
more masigit pa kaysa sa dati. Every time na nag-preach ka, mas tumataas yung anointing. So, mas mataas ang patanas. Happy birthday! Yan, si Kuya Daning naman po para bumati kay Pastor Jan. Happy birthday to Liyaya. Salamat sa sama sa amin. Sa prison machine. Sa blessing sa amin dito lang. Sa anointing mo. Papatuloy mo lang yung dito sa amin sa prison machine. Kahit na preacher ka na. Kasi, when yung dating mo sa amin na lang eh. Yun lang po. Praise. Tawagin ko po si Ate Raquel para po bumate kay Pastor John. Ate Raquel, bumate kay Pastor John. Pagbutihin, pagpatuloy mo yung paglilingkod mo kay Roy at saka marami pa pang yot na makahamon. Umpisa na nga, dumadating na yung mga yot eh. Kaya yun lang, or anointing, at saka patuloy ka pang lumalim sa Lord. Yun lang, God bless. Tawagin ko po si Ate Evelyn para po bumati kay Pastor J.I. Ate Evelyn, bumati ka po kay Pastor J.I. Pastor John, happy birthday sa'yo. Prayer ko sa'yo. Kung ano yung ama mo, maging ganun ka rin. Pagdating ng panahon. Kasi ikaw yung pinaka panganay sa magkakapatid. At yung darating ng ama mo, maging ganun ka rin. Kasi yun ang tawag mo lang namin sa ating Panginoon. Kaya, binibless kita. At ang prayer ko, maging ano pa sa mga kabataan. Maging tawag doon. Magandang ehemplo ng kabataan. Lalo na ngayon nasa ministry ka. Dalhin mo sila sa harapan ng Panginoon. Ano po, God bless. Birthday. Tawagin ko po si Kuya Ray. Para bumante. Kahit konti na. Okay, let's start. Bro, happy birthday sa araw na yun, 23, di ba? Sana matagumpayan natin na hindi mo natin sa worship team. At sana pa rin patuloy ka pa rin kumapos sa Diyos. At sana po na tumaas pa rin. And more blessings, happy birthday. Thank you, sir. Happy birthday. Amen. At yung mga kapatid po ni Pastor J.I. at ang kanilang sa pagpinsan, si Kuya Josh, Pastor Joshua, Pastor Joseph, at si Ate Daphne para po bumate ay Pastor John. At pagkatapos po nito, mag-grow po tayo ng cake ni Pastor. Happy birthday, Kuya Dad. Okay. Hey, John, birthday. Thank you sa lahat. Thank you dahil ginabayan mo kami. Salamat sa lahat. Patuloy tayo magkasama sa dulot. Kasama yung mga guys, legionnaires tayo. Mas malayo pa tayo. Sa mga guys, legionnaires. Amen. Yun lang. I love you. Kuya, birthday. Kahit sa nagawit ang lang. Dahil normal naman yun sa magkapatid. Magtaka kayo kung hindi na nagawit. Yun, kaya nagawit tayo. Alam mo naman na same yun. Tapos, yun. Tsaka, thankful kami dahil hindi ka lang nagbago. Yung pagbabago mo ay nakahawal pa sa maraming tao, lalo na sa maraming kabataan. And I pray to God na patuloy kanyang gamitin, maging good example. And yun nga, nakita na namin pagbabago mo at alam namin na more real to come for you. Yun, so yun. God bless you, more purpose to come. Love you all. Amen. At si Pastora G.
Maging po, kanya pong ina, sa huling pagbati at tayo po ay magbablow na po ng candle ng ating lingkod ng Diyos. Man, happy birthday, John. Ako na ako kapukahin dyan eh, di ba? Kaya junior ko rin siya, kaya praise God na may patuloy ng pag-aaral ng Panginoon. Ikuti ko ang buong bansa at ang buong daybig para dalhin ang maraming kabataan sa ating Panginoon. Amen. So, alika, dali, papapray ka namin pag nag-blow ka ng kanto. Yan, sige, kanta muna tayo. Once again. Sige, lahat tayo kumanta ng ano, happy birthday. Once again, it comes your birthday. Para sa mga patuloy na nagmamahal at patuloy na nagmamahal. Salamat. Okay, sige. Tayo tayo saglit. Sumama tayo sa prayer, ha? Ang magagawa natin lumapit tayo rito. Saglit, ha? Sama pa niya sa prayer. Okay. Amen. Sige po, accept po natin ang ating mga kamay sa likod ng Diyos. Dakilang Ama, wala po kami may bibigay na higit sa lahat, Panginoon, na regalo sa iyong lingkod, Panginoon, kundi ang panalangin na siya'y patuloy na magpakalakas, patuloy na lumipad, Ama, gaya ng iyong plinano sa kanyang buhay. Kagaya ng agila, huwag mapagod, Panginoon, ang kanyang mga pakpak, patuloy niya itong ikampay, at patuloy na abutin, Panginoon, ang pinakamataas na tawag mo sa kanyang buhay. I-increase mo, O Diyos, ang anointing mo sa kanya. Hayaan mo, Panginoon, ang paglakad niya, O Diyos, sa iyong harapan ay patuloy na lakad ng may kabanalan. Lakad, Panginoon, ng hallelujah, punong-puno ng kabigatan para sa maraming kaluluwa. Lakad, Panginoon, ng punong-puno ng kauhawan para sa iyong salita. At hayaan mo, O Diyos, ang kanyang buhay ay patuloy na magdingding. At ang mga kabataan, Panginoon, ay patuloy niyang maangkay para sa iyong paanan. Dalangin po namin, O Diyos, ng lahat ng hinihiling ng kanyang puso, anuman, Panginoon, ang desires nito, Ama, nagkakaisa kami, ipagkaloob mo, Panginoon, ganapin mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. At Lord, isurround mo siya ng iyong mga anghel at protection. Isurround mo siya ng perfectong kalusugan. Hayaan mo na mula ulong ang talampakan, Ama, ay mag-increase, Panginoon, ang presensya mo sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, we pray for perfect health, O God, perfect wisdom, perfect knowledge, perfect understanding that comes from thee alone. And Lord Father, let the anointing of God continue to increase upon his life. Father, we bless him, O Lord, more than ever before. May his desires, O God, continue to be fulfilled for your glory. Maraming salamat sa kanyang buhay, Ama. Pinupuri ka po namin.
pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, bago happy birthday, G.I. We love you. Happy birthday, kay John. God bless. Happy birthday po to the man of God. God bless you more than four birthdays. Ay, Kuya John, happy birthday. Happy birthday, oy! kahit lagi mo kainasar, okay lang. Happy birthday, love you, bye-bye.